Good day po sa inyo lahat, mga fasting. Ngayong araw po ito, gagawa po tayo ng isang body chamber. Ito po yung ating gagawin, tutorial po about sa body chamber na masasabi po natin na pulido po o quality yung pagkakagawa dahil pinag-aralan po ang bawat bagay na ating pong nilalagay dito sa loob ng ating body chamber. Ano mga kastig? Ipakikita po sa inyo mga kastig kung paano po natin nilalagay at kung paano po natin ini-apply yung ating pong mga pandikit o yung sinasabi nating super glue o anumang mga pandikit na ating pong ginagamit. Ano po? Okay, simulan po natin mga kastig. Sukat na po muna natin ito, ating pong body chamber. Ang ating pong body chamber ay short lulap po ito, chamber. Hindi po kapares po ng ginagawa kong chamber na umabot po siya ng 2 feet. Ano po? Pero ito po, sukat po nito, mga kastig, ay 1 feet and 3 inches, mga kastig. Ayan po, 1 feet and 3 inches. Ayan po, mga kastig. Ayan. And then, pagkatapos ito, mga kastig, ang maglalagay po tayo ng ano para hindi po tayo masyado mahirapan para madali po ating pagsusukat. Ito po yung PVC cap na 50 mm, papasok po natin sa loob. Okay, tapos sukat na po natin yung distansya po nito mula dito, mula dito sa cap, yung pinaka dulo. So sukat po nito ay 1/2 inch, mga kastig. Ayan, 1/2 inch po mula dito po at dito, 1/2 inch po yung sukat niyan. So mga kastig, ito kung napapansin nyo, meron po tayong butas dito. Ang pinaka inilagay po nating elbow dito ay ang sukat po ay 32 by 25, mga kastig, ito po yan. Kung napapansin nyo, medyo malaki po siya. Sinadya po natin mas malaki para po pag ating ginagamit, para yung presyo po lang hindi po siya hirap. Kung i-compare po natin doon sa ibang elbow na nilalagay po ng iba, na ganito lang kalaki. So masyado pong nahihirapan yung presyo ng hangin pag ganito po kalaki. So pag ganito po kalaki, mabilis po agad siya makapasok. So malakas po yung pressure, mabilis siya makapag-release ng yung kanyang pwersa ng hangin. Ano po? Dito po natin nilalagay yan. Ano po? Dito sa body chamber. And after po yan, mga kastig, naputasa po natin yan. Dito lang po tayo dadako sa layo po nito. Nung mula dito, sa butas, at nung ating pong ilalagay na reducer 32 by 20 po to, na meron pong masking tape na inilagay na po natin. At ito po, kung napapansin nyo, ito pong palibot ito, ito pong masking tape mismo, nilagyan po natin ng super glue po yan. Ito po yan, Eboband po ang brand niyan, mga kastig. Nilagyan po natin para silyado po siya in case pag tayo gumagamit nito, yung pong alcohol, hindi na po siya napasok sa loob. Kasi po silyado siya. Kasi kung di po natin lalagyan yung super glue, papasok po yan dito sa loob. At magtutunas po yan, mag-a-adjust yan, tutunas, uusad. So mangyari po, sayang po yung ating pagod at yung oras natin, yung panahon. Ano po? Kasi ito ganun din po yan, mga kastig. So ilalagay na po natin ito, mga kastig, para makita nyo po. Yan. So ang layo po nito mula dito, sukat po niyan ay 1 inch po, mga kastig. Ayan po yan, 1 inch. Mula doon sa ilalagay po natin ito po ang reducer na 32 by 20. Okay, papasok po natin dito, mga kastig. Ayan. Okay, napasin po ay po yan, nasa loob na siya. Ano po, nasa loob na siya, yung 32 by 20. Ang pagpasok po nito ay paganto po sa loob. Hindi po siya paganyan, kundi paganto po ng mga kastig. Ayan, tapos lalagyan po natin siya ng super glue. Okay, ito po yung ating super glue, mga kastig. Takam po natin dito. Dito natin muna sisimulan. Paikot po yan. Hindi po natin pwedeng tipirin po ito, mga kastig, dahil ito po yung body chamber na kung saan dito po nagsisimula yung ating pinaka pressure ng hangin.
Supersado po yan mga kasi. Kaya number one po, dito po tayo tututok sa ating pong body chamber. Ayan po yan. Dapat po matibay. Medyo mabusisi lang po talaga. Pero 100% po naman na talagang matibay yung ating pong ginagawa na chamber. Ano po? Nakastig. Ayan. Medyo patutuyo-tuyo lang po natin ng konti. Tagalan po talaga. At ito, kung napapansin nyo, meron po tayong mahaba. Ano po? Ito po yung dito kasi medyo mahirap na po maglagay dito kung ipapatak na natin. So, ang ginagawa po natin, lagyan po natin ng parang hose na manipis. Ano po? Tapos dito po lumalabas sa dulo yung ating pong niliquid, yung super glue, para makarating po sa ikalawang divider. Kasi ito po, bali, 2 divider po ito. Ano po, itong 1 feet and 3 inches, bali, dalawang divider po yan. Ano, lalagay po natin itong hose na to na maliit. So, tutulo na po yung pinaka, ano po dyan, yung pinaka-liquid po nung ating ano, kasi hindi po siya abot, kaya ginabitan po natin ng manipis na hose para makarating po rito sa mismong pinaka-tabi para malagyan po yung lahat ng palibot ng ating mga masking tape, yung nakapalibot po sa 32 by 20. So, tuyong-tuyo na yan, nasa log na po siya. Okay. Ang susunod po natin, ito po yung kalawang divider. Ano po? 32 by 23 po ito, makastig. Ito po natin lalagay. Kung nakapansin nyo, meron siyang marking, yung lapis. Ayan po. Ang sukat po ng agwat niyan ay ayan po, 3 inches. 3 inches po. Ayan, makastig. 3 inches. So, pwede naman kayong lumpas ng konti o gumanon. Basta, ang importante po, magkaroon po tayo ng malaking space mula dito sa pinaka-igniter. Kailangan malaki po yung space niyan para makabuyalo po yung pressure ng hangin. Na po. Ayan. Pasok lang po natin ito, mga kastig. Ayan. Lagyan po natin, mga kastig. Lagyan din po natin ito. Yung palibot po. Po. Papasok po natin dito sa loob. Ayan. Ang sukat po itong elbow na to ay 32 by 25. Okay, mga kastig. Bago po tayo maglagay nito 32 by 25 dito sa ating body chamber, siguro din po natin siya ay nakalibel. Tweed na tweed po siya. Huwag po na hindi tweed. Kasi in case po maglagay po tayo ng scoop dito at di po maganda yung pagkakalagay po ng ating pong barrel. So hindi po tayo tatama. Hindi po tayo tatama dahil hindi nakaliko po yung ating barrel. Kaya po, diretso. Sure po, sipati lang po natin siya, kabilaan. Ayan po, kabilaan po yan. So, pantay na pantay po yan, mga kasi. Ayan. So, kita niyo po yan. Pagka, kita niyo po na, diretso na siya. So, kailangan po, saan natin po siya lagyan. Ayan. Okay, saan po natin siya lagyan dito ng super glue. Okay. Super glue po yan, mga kastig. Okay, after po mga kastig, pag nilagay po natin to at talagang matigas siya, maganda na yung pagkakalagay ng kanyang super glue at saka yung PVC powder. Saka po natin bubutasan to. Ito po pinaka kita nyo po, yung mismong 32 by 25. Butasan po natin yung pinaka tabi. Okay, butasan po natin. May lalagay po tayo rito pambara. Ano po, papakita ko po sa inyo. Ito po yung mga kastig. Ito po yung ilalagay natin na pambara po dun sa pinakabutas. Ano po, protection po rin po ito in case nasalaka sa pressure. Hindi po siya basta aangat. Ano po, hindi siya aangat basta. Kasi na po nakabarang na suporta na ganito, naka-flux siya. Okay, puputulan po natin siya. Po rito. Medyo may katigasan po, no? Saka po natin ipapasok dito sa pinakabutas po.
sa pinakabutas natin pong ginawang ano, butas dito. Ayun kung napapansin nyo, ayun po siya. Ayun po yan. Yan yung ribbit. Pag ribbit po, dito ko inanilagay. So, lagyan po natin yan sa loob ng super glue. Okay. Lagyan po natin yan. So, kailangan dikit-dikit po yan. Saka po natin lalagyan nila ng PVC powder. Lagi yan po yung aking katuwang. Kumbaga, yan yung 100% na talagang nagkapatibay sa lahat ng aking ginagawang PVC toygan. Pangalawa na lang po yung marine epoxy. Ano po? Ayan. Ito, mga kastig, pagkalagay po nito, kita niyo po yan, no? Tambak po siya ng, marami po yan. Tambak po yan ng super glue. After po niya, yung kanya pong PVC powder. Mas matibay po ito kung ikukumpara po natin sa ating pong inilalagay na pantikete na marine epoxy all purpose. So lalagay po natin yung kabila niya, magkabila po yan. Pagkatapos po, makastik, ito na po ilalagay natin. Ang paglalagay po nito, hindi po paganto, kundi dito po natin ilalagay sa loob. Ayan po, napansin nyo, ayan po yan. Diretso siya rito. Ayan. Kailan diretso po yan. Wala po sa sablay dyan na nakapalso. Ano po? Susunod natin yung paglalagay po ng marine epoxy. Makastig. Lalagyan na po natin ito. Yung likod lang po nito. Okay? Meron po tayong tubig dito. Ayan. Lagyan po natin. Okay, kailan po maganda po yung inyong palagay, makinis. So, lalagyan na po natin, i-apply po natin doon sa likuran, yung pinaka-elbow. Natin na po itong, ano, ating, ating po nilagyan dito. Tuyo-tuyo na po siya. So, kung pansin nyo, ano, nilagyan natin siya ng super glue dito after nun PVC powder. Talagang matibay na po yan. Tapos, pinatungan pa po natin ng marine epoxy all purpose po, ano, dito para mas matibay. So, gagawa po. Okay. Ito po. Lagyan na po natin yung likuran po ng pinaka kung saan nilalagyan po ng solid wire. Ayan po yan. Plastic. Talagang matibay na matibay po yan. After po niya, makita niyo yung kulay na yan. Yan pong kulay marine epoxy. Nilalagyan po natin ng super glue po yung ibabaw niyan. Parang nakalami po hanggang sa flooring. Pag po pumasok dito, halimbawa na sobra ng moist o kaya alcohol, so hindi po siya sisiksik sa ilalim para matunga, kundi para pong yan ay dadaan lang, parang gabi na dadaan lang yung alcohol sa ibabaw. Tapos wala na po yun kasi nakalamit po siya hanggang flooring. Nakapatong po dito yung pinaka super glue sa ibabaw na ating pong nilalagay dito at saka po dito sa kabila. Napakalaga po nitong body chamber na patitibayin po natin ng husto. Dito po tayo papokus ng husto sa body chamber dahil dito po yung nagdadala ng lakas ng pressure ng hangin. So dito po tayo ilagay. Okay, patutuin po na muna natin. Tapos maya-maya, babalik po dito tayo para maipakita ko po sa inyo kung paano naman po paglalagay dito ng black, pagbablack para mas matibay. Ano po? So, nakagawa na tayo nito, mga astig. Ito yung sinasabi ko yung pambara dito sa likod. And then yung cup, 50mm. So, ilalagay na natin, mga astig. Ilalagay na po natin ito, mga astig. Ito pong 32 by 20 na aking pinutol na nilagyan po ng puno. Pinuno ko po ito ng marine epoxy, yung all purpose. Ito po yan. Ito po, mga astig. Tuturo ko po sa inyo kung paano paglagay para ang inyo pong PVC body chamber eh hindi po nasingaw. Kumbaga silyado po. At 100% po wala pong sisingaw o sasabog po, no, mga kastig. Pakita ko po sa inyo, katulad po niya, kastig. Ayan. So, ilalagay na po natin ito, sir. Mga kastig. Okay, ganito po yan. Ilalagay po natin ang gamit nito sa loob. Okay. Lulubog po natin yan. So, makita niyo po, sir, meron pang mga ganto ang lalim. Na po,
Ganyan po lalim. Para dito po yan, paglalagay po nito. Para silyado po talaga siya. Pero bago po natin ilagay ito, itong ating pong all purpose ito na matipoxy, lalagyan po muna natin yung palibot po ng super glue na plastic. Tulad po na sinasabi, kailangan po ay matibay. Maging sigurista po tayo sa lahat po ng bawat parte ng pagawa po ng PVC toy gun rifle. Dahil dito po, nagsisimula yung lakas at pwersa. Ano po, ayun po yung pinaka tawag dito, yung pong pinaka PVC powder. Tapos meron po siyang super glue. After po niya, lalagyan po natin ang ito po, all purpose. Ilagay po natin diyan. Ito po yung sinasabi sa inyo, bago po baklasin yung pinaka-cup natin na 50 mm. Ito po ay ito po munang nasa loob. E paano nyo pong babaklasin to? E talaga po, kumbaga silyado po. Talagang pinag-isipan na matagal, pinag-aralan kung paano patitibayin ng gusto yung ating po body chamber. Ayan po, ang kapal po ilalagay natin dito ng marine epoxy. Ayan po yan. So, ayan mga plastic, kitang-kita nyo lang po yan. Ayan po. Okay. Kaya, masasabi ko po 100% na napakatibay po na aking pong ginagawang body chamber. Ano po mga kastig? Ayan po yan. Nang pinaka ano, tubig para mahagod natin ng tama. Kumbaga, may porma po natin ang maayos. Ano po? Ayan po yan. Ayan po kastig. Tingin nyo po, isipin nyo po, paano po yan mababaklas sa proseso nung ating ginagawa. Ano po? Ito pong super glue. Ito po palibot. Ayan po yan. Lagyan po natin yung super glue. Ito po palibot ito. Ayan. Super glue po yan. Ano po? At yung palibot po yan. Lagay po natin yan. Mga kastig. Ang paglalagay po nito, hindi po basta idediretso. Kailangan iikot-ikot po muna natin. Iikot-ikot po ganyan. Ikot para kumalat. And then, tutunan po natin. Tutunan po natin hanggang sa sumagad siya. Ayan po. Sumagad siya sa pinaka yung pinaka dulo-dulo mismo. Ano po?